Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ikatatlong linggo sa 40 araw na ating paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harapan, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at umango sa inyo sa pagkalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan iyan sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga niyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikaputong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga nyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isang man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naniniraan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinanggi ko ito at itinilaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong mga ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo.
huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-imbutan ang sambayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas, mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Ang tungtunging binigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Iyong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin, naiiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid kahatulan, kapag siya ang umatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito ay higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito'y naidalisay at malinis. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang piyesta ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bakit nga ba kailangang linisin ng ating Panginoon ang templo ng Jerusalem? Sa bawat relihiyon na mayroong tayo pong 4 na malalaking relihiyon sa buong mundo, nandito ang Judaismo, Kristyanismo, Taoism at Buddhism. Sa ating mga Katoliko, mayroon po tayong tinatawag na 3 haligi, hindi lamang sa pagiging Kristiyano. Ano ho? Kaya nga tinatawag po tayong Catholic Christian. Ang ating 3 haligi ay ang the primacy of the Pope o the Papacy. Ang ikalawa, ang Eucharistia. Ang ikatatlo, ang lugar ni Maria sa ating pananampalataya. Ito yung 3 haligi ng ating pagiging mga Katoliko ayon po sa aming pag-aaral. Ang Judaismo ay mayroon din. Ang 3 haligi nila ay ang Sabbath Day, ang Sabado, ito'y para sa mga Hudyo. Ikalawa, ang kanilang banal na pagsasalo-salo. At ang ikatatlo ay ang Templo ng Jerusalem. Imagine niyo po, pag mayroong isang apologist o kaya'y fundamentalist na pumunta dito at ang kanyang gustong sirain ay ang 3 haligi ng ating pagiging Katoliko, Papacy, Eucharistia at ang lugar ni Maria sa ating pananampalataya.
Ano kaya ang ating mararamdaman? Samantalang ang lahat ng ito'y biblical. Ang papasin natin sa Mateo 16:18, ano ang sinabi ng ating Panginoon doon? At ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. At kahit ang kamatayan, ay hindi ito makakapanaig. Ito yung pagiging pinuno ni Pedro. Ito yung paghirang ng ating Panginoon kay Pedro bilang unang Santo Papa ng kanyang iglesyang itinatag, ang Catholic Church. At sumunod si Ignacio, na kung saan ay si Pedro ang humirang kay Ignacio na maging kahalili niya. Kaya simula noon, may succession ang pagiging Santo Papa. Ito ang pamumuno ni Pedro. Ang Eucharistia na ipinamana sa atin ng ating Panginoon noong Huwebi Santo sa huling hapunan bago niya ialay ang kanyang buhay para sa pagliligtas sa sangkatauhan. Si Maria naman na pinili ng Diyos na maging tagapagdala ng kanyang bugtong na anak. Unang tabernakulo ng ating Panginoon ang sinapupunan ni Maria. At marami pa po tayong pwedeng pag-usapan dito. Ito nga yung sinasabi kong, imaginin natin kung mayroong pumunta dito at sirain ang tatlong haliging ito ng ating pagiging Katoliko. At alam niyo po ba, ito ang ginawa ng ating Panginoon? Ito ang ginawang battleground ng ating Panginoon? Sisirain ng ating Panginoon ang Sabbath day, ang secret meal ng Judaismo at ang templo, at isa dito ang kanyang paglilinis. Hindi ibig na pagsira kung hindi papapanibaguhin ng ating Panginoon at ituturo sa kanila kung ano ang natatangi at nararapat. Hindi pagsira na talagang ilulugmok. Ano ho? Kung hindi babaguhin ng ating Panginoon ang tatlong haligi na ito. At ito yung binago ng ating Panginoon, ang pagiging Kristyanismo ng sangkatauhan. Kaya kinailangang linisin ng ating Panginoon ang templo. Ano ang nandoon sa templo? Tingnan niyo po. Ano ho? Nadatnan ng ating Panginoon. Mayroong namamalit ng salapi. Nandoon sa loob ng templo ang mga baka, mga tupa at mga kalapati. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, ginawa ninyong bahay, ginawa ninyong palengke ang bahay ng aking Ama. Kaya justified po ang pagkagalit ng ating Panginoon. Literal na nagwala ang ating Panginoon dahil pinagtataob ang mga lamesa ng mga money changer ng ating Panginoon. At maitatanong po natin, bakit mayroong pong money changer sa loob ng templo? Ang Pasko kasi na pinagdiriwang ng mga Hudyo, annual po ito na ipinagdiriwang. Ang lahat po ng mga Hudyo, pag ikaw ay Hudyo, kaya nga yung mga Orthodox Jews, ano ho, ito yung nag-o-observe. Kaya ito rin po ang utos ni Moises na nasa lumang tipan, na kailangan ipagdiwang ang Passover na ito. Kaya kahit nasaan ang mga Hudyo, nasa malayong lugar, pupunta at pupunta ang mga Hudyo sa annual celebration ng Paskwa na ito. At dala-dala ng mga tao, ng mga Hudyo, ang kanya-kanyang currency sa pinanggalingan ng kanilang lugar. At sa templo naman kasi ay hindi tatanggapin sa pag-aalay ang currency, ang pera na dala nila. Kaya nasasakop ng Roman Empire ang mga Hudyo, kaya ang kanilang gamit ay Roman coinage, kung tawagin. Ang iaalay sa templo ay ang Jewish shekel. At ito lamang ang tatanggapin. Ito ang kadahilanan kung bakit mayroong money changer sa loob. Subalit ang katanungan, bakit ipinasok sa templo? Bakit hindi pwedeng ilagay sa labas ng templo? Kaya parang palingke
ang nangyari sa templo ng Jerusalem. At kung titingnan po din po natin, ang templo na pinasok ng ating Panginoon ay ito po'y combination ng palengke at nandoon din po ang Sanhedrin, nandoon ang mga mambabatas, ang matatanda ng bayan, ang mga elders na kanilang itinuturing, nandoon din po ang pagsamba. Ano ho? Na kung saan ay ito ang kalalagayan ng templo. Imagine niyo na lang kung gaano kagulo. Ang palengke, sinasabi nga ng mga eksperto sa banal na kasulatan ay kung nakapasok na po kayo sa Philippine Stock Exchange na kung saan ay sigawan, tawaran, bintahan ng mga stocks, ganun ang nangyayari sa loob ng templo ng Jerusalem. At nandoon din po ang mga mambabatas. At ito ang nilinis ng ating Panginoon. Nilinis niya dahil kailangan at gusto niyang iparating sa mga Hudyo na hindi ganito ang inyong pagiging mga Orthodox Diyos, ang inyong nakuhang batas mula kay Moises. Kaya alam natin na ito na yung simula ng pagkagalit nila sa ating Panginoon, bagamat marami na pong nangyari, subalit ito na yung pagkakataon na iaalay na ng ating Panginoon ang kanyang buhay. At kung titingnan po natin, pumasok ang ating Panginoon sa Jerusalem, Linggo na tinatawag po nating Palm Sunday, at pumunta siya ng templo ng Jerusalem para linisin Lunes Santo. At alam natin, pagdating ng Huwebes ay siya po ay dadakpin na at iaalay ang kanyang buhay sa Biyernes Santo. Ano ho? Subalit bago siya nakarating sa templo ng Jerusalem, kung inyong naaalala sa account ni Marcos, ano ho? Nadatnan niya o nadaanan niya ang puno ng igos na napakayabong ng dahon at nilapitan niya, nagbaka sakali na mayroon siyang mapitas na bunga at paglapit niya ay walang bunga kung hindi puro dahon. Anong ginawa ng ating Panginoon dito? Pinagwikaan, isinumpa ang puno dahil ang layunin ng puno ay mag-produce ng bunga. Subalit, wala siyang nahanap na bunga. At pagkatapos nito ay nagtuloy sila sa templo ng Jerusalem at nadatnan niya ang templo ng Jerusalem na ganito kagulo, na parang sinasabing naghahanap ang ating Panginoon sa templo ng righteousness, katuwiran bilang mga tagasunod ni Yahweh ang mga tao na nandoon. Subalit, ano ang kanyang nadatnan? Ano? At pagkatapos linisin ng ating Panginoon ang lahat ng ito, dalawang isyo ang nilinis ng ating Panginoon dito. Ang una ay ang corruption. Papaano nangyayari ang corruption sa loob ng templo? Pag ikaw ay bumili ng hayop sa labas na mas mura ang presyo sa loob, ito'y idadaan sa quality control ng mga mambabatas na nandoon, ng mga elders. Alalahanin natin, sabi ni Moises sa kanyang aklat, anong sabi ni Moises? Ang iaalay ninyo sa Ama, ang susunugin ninyong hayop ay dapat walang kapintasan, unblemished animals. Ito yung dahilan kung bakit kailangang i-inspect, i-quality control. At kadalasan ang ginagawa ng mga elders, ng mga inspector sa loob ng templo, ibinabagsak nila ang hayop na galing sa labas para bumili sa kanila na napakataas ng presyo ng kanilang hayop. Di ba anomalia ito? Di ba corruption? At sa tuwing dumarating ang Paskwa, ang kanilang pagdiriwang, bumababa ang palitan ng salapi, bumababa ang palitan ng Roman coinage para ito'y ipalit sa Jewish shekel. Isa ding corruption. Ito ang binabanata ng ating Panginoon kung bakit kailangang ipakita sa mga nandoon
na mali ang inyong ginagawa. Ginagawa ninyong negosyo ang templo ng Diyos. Kaya kailangang linisin. Ikalawa ay ang exclusion. Ano? Ayon po sa aming pag-aaral, may kanya-kanyang pwesto ang mga tao sa loob ng templo. Alam natin na ang high priest lang, ang pinakapunong saserdote, ang nakakapunta sa Holy of Holies, doon sa sanctuary. Siya lamang ang nakakalapit doon sa Ark of the Covenant. May pwesto ang punong pari, may pwesto ang mga pari, may pwesto ang mga lalaking Hudyo, may pwesto ang mga babaeng Hudyo, at may pwesto ang mga Hintil. Hindi lahat nakakapasok sa templo ng Jerusalem. At ito ang ayaw na ayaw ng ating Panginoon, ang boundary. Isa ito sa mga barriers na tinanggal ng ating Panginoon sa kanyang pagparito, sa kanyang pagkakatawang tao. Ano? Kaya nga maaalala ninyo, ayaw ng ating Panginoon na isisiklod ang babae sa lalaki. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Yung equality. Pari-pariho kayo sa harapan ng Diyos, lalaki at babae. Kaya at that time nung dumating ang ating Panginoon, di ba, walang halaga, walang dignidad ang babae. Ang lalaki lamang ang binibilang. Kaya nang dumating ang ating Panginoon, nagkaroon ng dignidad ang mga babae. Isa ito sa mga barriers. Dahil sabi ko nga, ayaw ng ating Panginoon ng boundary. Sa amin pa rin pag-aaral ng banal na kasulatan, kung bakit daw parating tumatawid sa ibayo ang ating Panginoon sa lawa ng Galilea. Dahil ang nasa ibayo ay mga impure, mga hintil na itinuturing nilang mga makasalanan na panggatong lamang sa impyerno ayon sa mga Israelita. Ano ho? Sila yung mga taong walang silbi kung ituring ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At ito naman ang parating pinupuntahan ng ating Panginoon. Parating gusto ng ating Panginoon makisalo sa kanila sa pagkain, makiinom, makisalamuha. Dahil ang nais ibigay ng ating Panginoon, hindi ako na parito para sa mga matuwid na tao na nagtutuwid-tuwiran sa kanilang sarili, kung hindi yung tunay na mga makasalanan na umaamin sa kanilang kasalanan. Ito ang aking dadalhin sa kaharian ng langit. Ito ang kadahilanan kung bakit parating tumatawid ang ating Panginoon para abutin ang mga nangangailangan. Minsan niya sinabi ng ating Panginoon, hindi nangangailangan ang mga walang sakit. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Ano? Ang lahat ng ito'y, kung titingnan po natin, ito ang mission ng ating Panginoon. Ayaw ng ating Panginoon ng corruption, binuwag ng ating Panginoon iyon. Ayaw din ng ating Panginoon ng exclusion, dahil ang kaligtasan ay para sa sangkatauhan. Ito yung kadahilanan kung bakit nilinis ng ating Panginoon ang templo ng Jerusalem na ating napakinggan sa ating ebanghelyo ngayon. Pagkatapos nalinisin ng ating Panginoon ang templo ng Jerusalem, pabalik siya sa Bitanya para doon magpahinga at dalawin ang kanyang mga kaibigan na si Marta, si Maria at si Lazaro. At nung madaanan nila ang igos, ang puno ng igos, ano ang sabi ng mga alagad? Panginoon, tingnan niyo po ang iyong isinumpang puno na tuyo. Ito ang implikasyon ng isang taong ang layunin ay hindi nagbubunga sa kanya. Sabi ko nga po kanina, bilang puno, the purpose of the tree is to produce fruits. Subalit walang nakitang bunga ang ating Panginoon. Natatandaan niyo po sa ibang parte ng ebanghelyo, nakipag-deal ang nag-aalaga ng puno ng igos. Ang sabi ng puno ng igos, dahil ang sabi ng ating Panginoon, pinuntahan niya din ito. At ang sabi ay wala siyang nakuhang puno, bunutin mo na.
Ang sabi ng nag-aalaga, huwag po muna, huhukayan ko muna sa palibot at aabunuhan, bilalagyan ng pataba. Sa susunod na bungahan, kung magbunga, mabuti. Papapanatilihin ang punong igos na iyon. Subalit pag hindi nagbunga, bunutin na natin. Subalit ang pagkakataon doon sa gospel ni Marcos, isinumpa kaagad ng ating Panginoon. At noong papunta siya sa templo, nasabi ko nga po'y naghahanap ng righteousness katuwiran. Subalit ano ang nakita ng ating Panginoon? Kabalintunaan. Kaya marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon ngayon sa ikatatlong linggo ng Kwaresma. Sa paulit-ulit nating ginagawang pagdidebosyon, nag-iistasyon tayo ng cross, nagdiriwang tayo ng Kwaresma, nagsisimba tayo linggo-linggo, nagro-rosaryo tayo paulit-ulit. Nagbubunga ba ang ating mga ginagawa? Nagiging malinis ba kagaya ng paglilinis ng ating Panginoon sa templo? Ang ating mga kaluuban, ibig sabihin, utay-utay ba na nagbabago ang ating sarili para sundan kung ano ang ninanais ng ating Panginoon? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, maging mataimtim nawa tayo sa ating pagdalangin nang kalugdan tayo ng ating Amang mapagkalinga sa panahong ito na naghahanda tayo ng ating sarili sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang malaking pananampalataya kay Kristo ang mag-akay sa lahat ng kaanib ng inang simbahan sa kanilang pakikipagtagpo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang bagong kautusan ng pag-ibig ang magningning sa sandaigdigan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang lumakas ang pananampalataya na mga kapatid nating nagtitiis ng hirap at gutom at yaong salat sa mga pangangailangang pangkatawan nang patuloy nawa silang manalig na kaisa sila sa misteryo ng pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang sa kabuuan ng ating pamayanan ay mamalas ang templo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon natin sa kautusan ng Diyos na makita siya sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, muli po nating itaas ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po yung mga may sakit na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming at mga may sakit na nandito po sa loob ng dambana. Amang makapangyarihan, kami nawang tapat na nagsisisi at nagpapakumbaba ay makita mong ang iyong templo at pagpalain ng iyong kaligtasan at kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristong
aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tuksan.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sino pa ba ang aking kasisinaka? Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga nangangailangang matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Oh.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang ibigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin sa araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para po sa mga patalastas. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalya sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Panghuli, ang bahagi din po ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 na lamang. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at lambas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabaspas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal
ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.